Umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga po, Father. Isa sa mga karaniwang nangyayari sa buhay ng tao ay ang pagkakaroon ng alitan, ng hindi pagkakaunawaan, o paminsan-minsan ay pag-aaway-away. Saan man pong komunidad, anumang uri ng pamayanan, kahit naman po anong grupo o maging sa sino mang pamilya, hindi po natin maiaalis ang mga tagpo ng alitan, ng hindi pagkakaunawaan, at ng pag-aaway-away. Sinasabi po na normal ang mga ganoong tagpo sapagkat magkakaiba ang personalidad ng mga tao. Kahit po sa isang pamilya, yung bawat miyembro ng pamilya, iba-iba ang kanilang pagkatao. Kahit saan mang grupo, ito man ay pangsimbahan, ito man ay pangpamayanan, dahil sa iba't iba ang ating pagkatao, iba-iba ang ating katangian, dumarating yung pagkakataon na mayroon tayong hindi na pagkakasunduan, mayroong pinagtatalunan, mayroong pinag-aawayan. Kaya't madalas sa buhay ng tao, nagiging normal ang mga alitan, ang pagtatalo-talo, at ang pag-aaway-away. Sa unang pagbasa po natin sa araw na ito, dito tayo ay binibigyang babala ni Apostol San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinasabi rito ni Apostol San Pablo, siya'y namamanhik sa bawat isa sa atin na tayo ay dapat mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sinasabi ni Apostol San Pablo na kinakailangan tayo daw po bilang mga tinawag ng Diyos pag sumakita natin na mapanatili ang pagkakaisa na nagmumula sa Espiritu Santo. Ito'y kinakailangang manatili sa ating buhay bilang buklod ng kapayapaan. So sinasabi sa atin ni Apostol San Pablo mula sa ating unang pagbasa na kahit nasabihin nating iba-iba ang ating pagkatao, iba-iba ang ating katangian, bagamat nagiging normal na ngayon sa ating buhay ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan, pero ang sinasabi ni Apostol San Pablo, dapat manatili na tayo ay nagkakaisa. Bakit mahalaga na tayo'y manatiling nagkakaisa? Dahil ang sabi ni Apostol San Pablo, iisa lang naman ang katawan at iisa ang Espiritu. Gayon din naman ay iisa lang ang pag-asa nating lahat dulot ng pagkatawag sa atin ng Diyos. May iisang Panginoon lang tayo, may iisang pananampalataya at iisang binyag, at may iisang Diyos lang tayo na siyang itinuturing nating Ama ng lahat. Mga minamahal kong kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo po ay dapat magkaisa. Dahil mayroon tayong iisang Panginoon, may iisang pananampalataya at binyag lang ang tayo ay tinanggap. At higit sa lahat, may iisang Diyos at Ama nating lahat. Mga kapatid, ibinibigay sa atin ni Apostol San Pablo
ang dahilan kung bakit tayo'y kinakailangang magkaisa. Magkaisa tayo, maging iisa tayo, dahil mayroon lamang tayong iisang Diyos na sinasampalatayanan at sinasamba. Sa huling bahagi po ng ating ebanghelyo, ganito rin naman ang mariing paalala sa atin ng ating Panginoon. Sabi rito ng ating Panginoon, kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Sa panahon po natin ngayon, kapag ikaw ay isinakdal ng sino man, hindi naman agad-agad ay nakikipag-ayos tayo. Kadalasan, kapag tayo ay isinakdal, ang una nating ginagawa ay ano? Lumaban, gumanti, maghiganti. Pero hindi ito ang nais ng ating Panginoong Jesus. Ang nais ng Panginoon, manatili ang kapayapaan. Kaya nga kapag tayo isinakdal, ang sabi ng Panginoon, makipag-ayos ka muna. Habang may panahon, makipag-ayos ka sa nagsakdal sa iyo. Mga minamahal kong kapatid, katulad ni San Pablo, ang ating Panginoong Jesus din naman ay naghahangad na sa ating buhay manatili ang kapayapaan at ang pagkakaisa. Kaya't hari nawa, mga minamahal kong kapatid, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pakikisalamuha sa ating mga kapatid, sana tayo po ay nakapagdudulot ng kapayapaan. Sana hindi pagkakawatak-watak, kundi pagkakasundo-sundo ang naidudulot natin sa buhay ng ating kapwa. Sana tayo'y nagiging daan ng kapayapaan, nagiging daan ng pagkakasundo-sundo sa ating komunidad. Sana tayo po ay nakapagdadala ng kapayapaan sa ating pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. Kinakailangang tayo'y magkaisa dahil ito ang utos at hangad ni Jesus para sa atin. Kaya't manalangin tayo, mga minamahal kong kapatid, sa ating pakikipagtagpo ngayon sa Diyos, ipanalangin po natin na ang bawat isa sa atin maging daan ng tunay na kapayapaan. Amen.